Paano mo nalaman na may gestational diabetes ka? Na-require po ako ng OB ko to take the OGTT test, yung glucose test po. So after the result po noon, na-check nung OB ko na tumaas yung second hour. So, gano'ng kataas? Nakalimutan ko na po doc, kasi ang tagal na po. Parang 0.77 lang yung taas niya. Pero counted as elevated na daw po yun. Tapos meron ka bang naramdaman na sintomas ng gestational diabetes noon? That time kasi, since I was pregnant, ang nafe-feel ko talaga, ihi ako ng ihi. Pero OA yung pag-iihi ko talaga. Paano OA? As in, magsi-CR ka, tapos magsi-CR ka na naman ulit. So sobrang uncomfy niya. And mas nagki-crave ako sa mas matatamis. Siguro kasi first trimester ko din, Dok, mas more on matatamis talaga yung cravings ko and malalamig na pagkain. Labis na pangamba ang naramdaman ni Grace Ann na baka makaapekto ang pagkakaroon niya ng gestational diabetes sa kanyang dinadalang sanggol. So I'm really thinking about my baby sa loob and yung lalo na pag manganganak na ako kasi delikado. Parang pwede rin siya maka-affect dun sa mental ng baby. Yun yung na-research ko about that. So kaka-research ko, inisip ko na pag nagpasaway pa ako, ang mangyayari, pwedeng maka-affecto yun sa baby ko and also sa panganganak ko. Pwedeng hindi ako manormal. Dito sa Pilipinas, itinuturing itong isa sa pinakadelikadong kondisyon sa mga nagbubuntis. Gestational diabetes, as the name is, implies it's gestational, so it's during the pregnancy, no? So it is a condition which develops because during pregnancy, yung hormone that comes from the placenta prevents the body from using insulin efficiently, no? So what happens is the glucose builds up, so yung mother, marami siyang circulating na glucose. Sa buong mundo, nasa 15% ng mga nagbubuntis ang nagkakaroon ng gestational diabetes. Kabilang sa mga nagpapataas ng tsansa ng pagkakaroon nito ang pagiging obese o sobra sa timbang, kung may history ng diabetes sa pamilya at ang edad ng isang babaeng nagbubuntis. As women age, there is more possibility na magkakaroon siya ng mga medical complications in her pregnancy yon. Maganda if the women can get pregnant a bit earlier dun sa kanilang reproductive years, pero hindi na kasi ganun yung trend ngayon eh. Usually, di ba, they get, because of the career and all of that, they get so involved in their career, usually they get pregnant mga 30s na, early 30s or mid 30s na. Kabilang sa mga sintomas nito, ang mabilis na pagtaas ng timbang ng nagbubuntis, mabilis na paglaki ng sanggol sa sinapupunan, pagiging maganang kumain at madalas na pag-ihi. Kapag hindi nagamot, maaari itong magresulta sa komplikasyon sa ina o sa sanggol. The complications for the mother can be usually mga chemical imbalances like low yung calcium niya or low yung magnesium niya, yon. But sa baby talaga yung main or major na mga na-encounter namin problems that like the baby can grow larger than normal, pwede siya mas malaki than the normal for the age of gestation, for the number of weeks. So that we call that macrosomia. And then the other one naman is polyhydramnios. So dumadami yung fluid, amniotic fluid ni baby dahil sa diabetes ng mother. Usually, we see this, yung mga macrosomia, polyhydramnios, these things that I'm saying, pag uncontrolled yung sugar ng mother, kaya dapat makontrol yung sugar niya, no? And then these babies can usually also have hypoglycemia. So paglabas nila, when they're delivered, sometimes mababa yung blood sugar nila. May mga paraan naman para maiwasang mauwi ito sa komplikasyon. Kung nandun ka sa heavy side, then try as much as you can to have an exercise program before you get pregnant, no? Para at least makatulong ito sa prevention, no? And then yung what we eat, but kung ano yung kinakain, that's also important, healthy eating, syempre. Parating tanong ng patient is, pwede ba ako mag-exercise during the pregnancy? Well, ang answer dun is yes, no? Ako, I encourage my patients, especially those who are really on exercise before they get pregnant. Before they got pregnant, talaga nag-exercise. So, sige, go. You can continue doing exercise. So, sometimes, ang nangyayari, because the diet modification doesn't work, the endocrinologist will usually start giving them insulin already. Ang insulin naman, safe siya sa baby. So,
kung binigay siya sa mga buntis, ibig sabihin lang na hindi makontrol yung sugar nila ng diet modification. So that's okay. That's safe for the baby. Hindi naman na kinailangang gumamit ng insulin ni Grace Ann dahil nadaan ito sa diet modification at pagmomonitor niya ng blood sugar gamit ang kanyang glucometer. Ano yung pinaka-diet na ginawa mo? Ano yung changes sa lifestyle na ginawa mo to manage your gestational diabetes? Ano po, nag-cut po ako ng rice and then nagpalit na din ako from plain rice, ginawa ko siyang brown rice. Ginawa ko in the morning, hindi na one bread na lang. Or kaya oatmeal. Then, during lunch naman, ang ginagawa ko noon, half brown rice lang. And then, dapat meron dong veggies, merong protein, pero complete meals pa rin. Hirap man sa pagda-diet, naging disiplinado si Grace Ann at sinunod ang mga payo ng kanyang doktor alang-alang sa kalusugan niya at ng kanyang anak. Takot kasi talaga akong maka-apekto siya sa baby as in napaparanoid ako. Pero thank God, nung pregnancy ko naman, nagawa ko siya talaga. Yun, na-survive ko. Pero it's a long journey ng pagda-diet and discipline talaga yung kailangan. Pero ayun po, buti naman na nakapanang ako ng maayos.